Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, like, share, and subscribe. Click na rin sa notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon Sporty Edition K6A engine 660cc 63 horsepower. So yung unit natin is 4x4 double power slide. So candy tone red. So click natin kung ano yung package nito. Is yung presyo nito is umabot siya ng 332,000 all in na po. So yan, makita natin dito, naka 3 layer headlights po siya mga call. Sporty grills or sporty edition. Meron tayong Every Wagon emblem. So unsaluritin po eh. Unsaluritin paint yung gamit natin. Tapos makita natin dito, fully tinted po yung ating unit. So high roof po itong unit na to mga call. So dito makita natin meron tayong stainless na bull bar dito sa harap. So yan po yung design na request ng ating customer. Dito makita natin meron tayong fog lamp dito. So original po yan sa mga DE64 W. Ayan, so makita natin ito, complete siya sa body kit. Ayan, din dito meron tayong 14 inches Japan original na mag wheels with brand new tire. Ayan, fully undercut po yung unit natin. So makita natin yan, yan po yung mga bakas sa pag road test natin. So all wheel drive po yung unit natin mga call. Ayan, so check natin dito. Ayan, so stock lang yung ating side mirror, walang masyadong accessories or walang chrome. So dito original na chrome. Yan, so dito sa palibot niya is wala po siyang accessories. So stock lang po yan lahat mga call. Din dito high roof, so makita natin yan, mataas po yung ating unit. So kompleto siya sa rain visor. Ayan, dito sa gitna is kinulayan natin ng kulay black para pag titingnan natin dito sa malayuan is buong salamin po yan. Meron din tayo detachable carrier sa itaas. Ayan, double power slide yung unit natin. Basta double power slide mga call, meron yang auto step. Ayan, so check natin dito sa gilid. Ayan, dito kinulayan natin yung kanyang drum brake. Ayan, so ayan, nakadumi dahil sa pag road test natin. So ayan, kompleto siya sa body kit. Ayan po yung kanyang body kit. Ngayon dito makita natin meron tayong T-light. So lahat ng T-light ng mga DE64W is nakatayo na yan. Buo po yung kanyang backlash, original na spoiler. Meron tayong third light, wiper dito. Every Wagon emblem din dito, meron siyang chrome. Yan, so dito chrome din. Suzuki emblem. Then dito makita natin meron din tayong stainless na stepboard dito sa likuran. Ayan, so makita natin dito sa gilid, power slide din. Yan, sa yung left side natin, power slide po yan mga ako. So dito naman, check natin sa kanyang interior. Dito sa ating interior, meron tayong third seat. So at the same time, pwede natin yung gawing storage box. Box, yan dito. Brand new yung mating natin. Yan, kompleto siya sa plastic, left and right. Dito, yan yung ceiling is bago na din yan. Lahat ng unit natin is binabago natin yung ceiling. Yan, dito check natin. Yan, dito mating brand new. Yan. Ay, nandiyan pa din yung original dito, yung lahat ng Every Wagon is naka plastic yan dito mga call. So dito makita natin yung ating jack, tyrings at saka yung ating riser. So ito yung ating upuan. So yung upuan natin mga call, pwede natin yan move forward, then pwede natin i-atas, then pwede din natin yan i-recline kung gusto natin. Ayan, meron siyang cup holder, headrest. Ayan, yan po yung mga headrest niya. Yan yung kompleto siya sa mga handle left and right. Room light. Yan, ito yung room light natin. Yan. So, dito meron siyang lagayan dito lahat, left and right. Then dito makita natin mga call is all power. So, ito yung ating auto fold. So, retract ng side mirror, left and right. Power window front, power window rear. Yan.
So dito lahat ng cover natin dito is binabago natin para mas malinis po tingnan. Ayan. So dito makita natin yung ating upuan. So mayroon siyang headrest, neck pillow, meron din siyang armrest dito mga kol. Ayan. Yan po yung mga headrest niya. Ayan. So ito yung design ng upuan na request ng ating customer mga kol. Ayan. Red and black combination po ng ating upuan. So dito meron tayong cup holder, then meron din tayong extra lagayan dyan. Ayan. So makita natin dito yung dashboard natin is back to original po kulay. Meron tayong digital temperature gauge, 7 inches touchscreen stereo with reverse camera, then meron din tayong dashcam dito. Yan po yung dashcam natin. Meron tayong lagayan dito. Yan po yung lagayan natin. Then meron din tayong lagay ng sunglasses dito. So sun visor left and right kompleto. So room light or door. Ayan. So ilaw po yan, functional. Then dito, yan po yung ating glove box. Yan. Hazard switch. Then yung ating aircon switch. Yan. So makita natin yung air vent natin. Isa, dalawa, tatlo, and apat. So dito rin makita natin yung ating power slide switch. Ayan. So auto step. Then push on slide. So long press lang natin kung gusto natin. Ayan. Ayan o. Ayan, close. Then dito long press lang natin. Ayan. So automatic po yan. Magpo-close. Then papasok po yung ating auto step yan mga kan. So pwede rin ganun kung gusto natin. Ayan. So makita din natin dito yung ating fog lamp switch. Ayan. So dito rin, ito yung ating legroom ng ating unit. Ito yung ating parking brake pedal. Brake pedal din yung ating accelerator pedal. So brand new yung mating natin mga kol. Ayan, so meron din tayong mga lagayan dito ng card kung gustuhin natin. So check naman natin dito yung makina natin. Ayan, so dito makita natin yung ating check engine. Then ito yung ating auto step, power steering indicator, battery indicator. Then yung ating oil indicator. Then ito yung overheat indicator natin, yung H dyan na color red. Ayan. So overdrive switch. Ayan. Ayan, ito yung overdrive natin. Functional po yan. Ayan. So start natin. Ayan. Off natin overdrive. Close natin para wala nang matitirang iilaw dito sa ating panel gauge. Ayan. Yan. Then open natin dito yung hood para makita natin kung ano yung laman ng ating hood. Ayan. So naka-under na po yung makina natin mga kol. Dito makita natin yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, then yung ating coolant reservoir, then yung ating brake fluid reservoir. Ayan. So dito makita din natin yung relay ng ating headlight left and right, ito yon. Yan, so yan po yung makita natin dito sa ating hood. So lahat ng unit natin mga kol is coolant po yung ginamit natin. So titingnan naman natin yung makina natin. Ayan, so yan, medyo maingay kasi nag-preparator sila dito sa area. So yan, ito yung makina natin na P6A engine, 660cc, 63 horsepower. So turbo po ito mga kol. Makita natin dito. Yan po yung ating PCB valve. Yan, injector sa dalawa, tatlo. Oxygen sensor. Ito yung turbo ng ating unit. So yan. So tapos na po ito namin na road test ng long drive. Yan, so walang problema. So check na namin yung mga engine oil. Bago na yan, tensioner bearing belt, then yung ating transmission oil, bago na yan lahat mga kol. So check naman natin dito sa kabilang side kung ano yung makita natin. Ayan. 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 Ayan, ito yung throttle body natin mga kol. Ito yung map sensor, yung ating TP sensor din sa gilid, sa lalim nandyan yung ating IECB, alternator, air compressor, then yung ating air filter housing, then dyan yung ating
ECU ng ating unit. So dito tayo mag-check ng engine oil, then dito yung ating APF, yung kulay red na dipstick dyan, yan po yung ating automatic transmission fluid. So yan po yung unit natin mga call ngayon. So listing ko po, yung presyo nito is 332,000, double power slide na all wheel drive high rope, kasama na po yung top load carrier. Ayan, so 7 inches touch stereo with reverse camera, digital temperature gauge, dash cam, at saka yung third seat natin. So yan lang muna yung aming vlog for today mga call. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kagaya. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.